Papasok tayo sa seryosong usapan tungkol sa Philippine Air Force Multi-Role Fighter Jet Acquisition Program. Maghanda na kayo, dahil ang labanan ay nag-iinit na. Ngayon, isipin natin ito habang patuloy ang decision-making phase, may mga bagong kaganapan na nagbabago sa laro. Ang pagpasok ng Sweden sa NATO, salamat sa isang matagumpay na deal sa Hungary para sa dagdag na Gripen C-D fighter aircraft, ay nag-iba ng dynamics. At alam mo ba, ang Saab, ang Swedish aerospace manufacturer, ay pumapasok sa laban na may bagong variant ng JAS 39 Gripen EF. Pero teka, may dagdag pa nandito pa rin si Lockheed Martin, ang malakas na kalaban, na may F-16 Block 70, 72 Viper. At hindi sila nagpapatalo, may excess defense articles mula sa United States bilang pampitamis ng deal. Ngayon, pag-usapan natin ito parehong mga kalaban ay dala ang kanilang pinakamagaling, na nag-aalok ng mga kakaibang kalamangan at kapangyarihan. Parang nanonood tayo ng high stakes na laro ng chess, kung saan bawat galaw ay maingat na binibigyan ng kahalagahan at isinusulong. At ito ang mahalaga sa patuloy na pagtangka ng Saab at ang pagsisikap ng Lockheed Martin, ang Philippine Air Force ay may mga mahihirap na desisyon na dapat gawin. Pero alam mo ba, dito nagiging mas exciting ang paglalakbay na ito, di ba?